Good day mga ka-CRT. Welcome again to our Electronics Lecture Series. This is Season 1, Episode 8, Clamper. Diode Clamper. It is a diode network that will clamp a signal to a different DC level. Like for example, meron tayo ditong signal which is a sine wave. And ang kanyang center of swing, ito yung center of swing. At 0 volt. Now, if this signal will be applied in a diode clamper, ang mangyayari dyan, the signal may move upward or mag-move downward. Doon nagkaroon ng clamping of a signal. And nagkaroon siya ng new different or different DC level. Dito sa taas, ito yung different DC level. Dito naman sa baba, ito yung naging different DC level. Okay, so this circuit must have a capacitor, a diode, and a resistive element. This can also employ additional battery or DC source for additional shift. In diode clamper analysis, we can use the following steps to serve as our guide. Number one, start the analysis of the clamping networks by considering the part of the input signal that will forward bias the diode. So dito, i-check natin kung yung positive half cycle ba yung magpo-forward bias sa diode or yung negative half cycle. Second step, during the period that the diode is in the on state, assume that the capacitor will charge instantaneously to a voltage level determined by the network. Sa step 2, magkakaroon ng charging of the capacitor. Therefore, magsosolve tayo ng VC. Third step, assume that during the period when the diode is in the off state, the capacitor will hold on and retain polarity to its established DC level. So during this analysis or during this step, gagamitin ulit natin yung DC na nasolve natin sa previous step. Fourth step, throughout the analysis maintain a continual arrangement of the location and reference polarity for V out to ensure that the proper levels for V out are obtained. So dapat malaman natin kung ano yung polarity ng V out. Pwede yung plus minus V out or minus plus V out. Lagi nating i-check yan. Fifth step, the new center of the swing is the absolute value of the capacitor voltage. And last step, keep in mind the general rule that the total swing of the total output must match the swing of the input signal. Itong total swing na to, ito yung peak-to-peak voltage. So lagi nating i-check yan. The peak-to-peak voltage of the input must be equal to the peak-to-peak voltage of the output. Let us now analyze this example. So given this clamper circuit, take note that the diode is forward biased with a positive half cycle of the input. Then our input is a sine wave with positive 10 and negative 10 volts. So again, mag-start tayo sa pag-construct ng output waveform by drawing
vertical lines to serve as boundaries. So, drawing muna natin yung vertical lines para sa boundary ng positive half cycle and negative half cycle of the input. So ito yung ating vertical lines. Pwede na nating i-drawing yung input. Positive half cycle and negative half cycle. This is positive 10 volts and this is negative 10 volts. Next is, we will analyze kung anong part ng input signal yung magpo-forward bias sa diode. And obviously, with this arrangement of our diode, this positive half cycle will forward bias the diode. So we will analyze this circuit using first the positive half cycle. So this positive half cycle will forward bias this diode. Therefore, let me rewrite the circuit. So this diode will be a 0.7 battery. Then the polarity of our input is plus and minus 10. Then kung ano yung polarity ng magpo-forward bias sa diode, yun na rin ang magiging polarity ng capacitor. So if this is plus to minus, this is the positive side of the capacitor. Plus to minus. And then ito yung VC natin. Also, take note the polarity of the V out. This is plus to minus V out. Then pwede na nating i-analyze yung magiging result. First, magcha-charge ang capacitor. So pag nag-KVL tayo rito, take note, itong battery na symbol na to is yung 0.7 ng diode. So kapag nag-KVL ka rito, positive 10 minus VC minus 0.7 equals 0. And ang masosolve natin dito, VC is 9.3 volts. Kung i-observe naman natin ang V out is parallel with 0.7. Therefore, V out in this case is positive 0.7 volt. So kung ipoplot natin dito sa graph, lalagyan lang muna natin ng mark yung V out equals 0.7 during the positive half cycle of the input. So yung 0.7 na yan, tuldukan ko lang muna rito, ito yung positive 0.7. Next analysis, punta na tayo dito sa negative half cycle. So during negative half cycle, diode is reverse bias. So kung reverse bias yung diode, magiging open yung diode natin. So dito na lang tayo mag-analyze. If this is open, and then our input is now negative to positive input, ano pa yung dapat nating tandaan? Yung capacitor, mariretain niya yung value niya and yung polarity. So kung yung polarity natin kanina is plus minus, and mariretain niya yung value niya, ilalagay natin dito 9.3 volts. Okay? So mag-KVL tayo rito sa analysis natin na to sa negative half cycle of the input. Kapag nag-KVL tayo rito, Kirchhoff's voltage law, mag-a-arrive tayo sa negative 10. Yan yung input. Ito yan. Ito yung 10 volts during negative half cycle. Next, negative 9.3. Ang ikot niyan, dito na sa resistor. Ang resistor voltage
naka-parallel sa B out. Therefore, ang effect niya plus minus B out, so minus B out yung mailalagay natin sa KPL. Then equal to 0. Solving for B out, this is negative 19.3 volts. Ngayon, ipa-plot natin yung negative 19.3 dito sa output. Okay, mag-assume lang muna tayo. This is, for example, negative 5, negative 10, negative 15, and negative 20. So, banda rito ang negative 19.3. So, banda rito yan. Okay? So, dito natin pinalat dahil nandito tayo sa analysis ng negative half cycle of the input. Okay. Ang next nating isusunod dyan, yung new center of the swing. Yung new center of the swing, kung babalikan natin ang previous slide, ang new center of the swing is the absolute of BC. And syempre, igigit na natin dun sa dalawang markings natin. Ito. So, igigit na natin. So, meaning, lumalabas na na nasa negative voltage yung new swing. Therefore, yung new swing, okay, lagay ko lang muna rito, new center of the swing or of swing equals the absolute of VC. So this is simply 9.3 pa din. Pero pag pinalat natin, kailangan kasi gitna dito sa dalawang period or dot natin. Dapat nasa gitna. So if this is negative 5, negative 10, therefore nandito ang negative 9.3. And ayan yung magiging new swing. So dyan natin ipa-plot. Magsisilbing peak to peak yung mga red markings natin. So this is now the signal para ma-establish yung positive half cycle or positive portion. And then ito naman yung negative portion. Okay? So assuming ideal yung pagkakadrawing natin, kung i-inspect natin yung tinatawag na total swing. Ang total swing sa input, kung titingnan nyo, ipa-plus nyo lang naman yung magnitude. So yung magnitude natin ay 10 and 10. Pag pinalas nyo, meron kang 20 volts peak to peak. Okay? So ganun din sa output, hindi pala natin nalagyan ng value itong negative peak. So this negative peak is equivalent to negative 19.3 volts. Ito yan, na-solve natin kanina. Then balikan natin yung total swing ng output. Ito yung total swing. Ipa-plus lang natin yung magnitude. 0.7 plus 19.3 equals 20 volts peak to peak. Okay? So yan yung answer natin for this circuit. I hope naintindihan yung ating first example. Kung makikita nyo, yung clamping nagkaroon ng movement pababa. Okay? Nakikita nyo ba na yung sine wave natin from zero center, ito yon, from zero center, yung clamping nagkaroon ng movement pababa. And isa sa mga pwede nyo ma-observe dyan, yung direction ng diode. Kung yung diode nakaturo pababa, i-expect nyo yung clamping or yung movement ng signal pababa. Okay? So, ayan ang ating first example. Try naman natin yung baliktad ang diode.
Okay? So, diode is reverse bias with the positive half cycle of the input. Now, i-drawing muna natin yung vertical lines para sa boundaries ng ating positive at negative half cycle of the input. Okay. So ito yung positive half cycle, ito naman yung negative half cycle. This is positive 10 and this is negative 10. Okay? So let us now analyze kung saan magpo-forward bias yung ating diode. Kung uunahin natin itong positive half cycle na to, yung diode natin, obviously, pag in-apply mo ang positive half cycle, yung diode, reverse bias. Okay? So, hindi tayo dyan magsisimula ng analysis. Dito naman sa negative half cycle na to, yung diode dito, magiging forward bias. Therefore, dito tayo magsisimula ng analysis. And saka natin susundan ng next cycle, which is dito na, sa negative half cycle. Bali, ang magiging input natin, itong portion na to, and itong portion na to. So magkakaroon tayo rito ng isa pang vertical line para maging guide. Okay, so we will start our analysis during negative half cycle of the input. This diode is forward bias. Therefore, our circuit orientation is this. Right. So ito yung input signal, negative to positive 10 volts. And yung polarity ng capacitor natin magiging negative dahil negative to, negative na to, to positive VC. Itong diode, since forward bias and na-convert sa battery, 0.7 yan. And yung ating Vout, naka-parallel with this polarity. So ang una natin gagawin dyan is to solve the capacitor voltage. Mag-KVL lang tayo dito. So kapag nag-KVL ka dyan, we have negative 10 volts plus VC plus 0.7 equals 0. And VC equals, pag sinolve nyo yung VC, magiging 9.3 volts. Kung titingnan naman natin ang Vout, Vout is parallel with 0.7 pero nakabaligtad yung polarity ng 0.7. Therefore, Vout here is negative 0.7. Okay? So yung negative 0.7 na yan, yan yung output under ng first analysis natin, under ng negative half cycle of the input. So nasan ba ang negative 0.7? Nandito banda ang negative 0.7. So next analysis natin, dito naman sa positive half cycle na to. So yun ang i-apply natin. During this positive half cycle, this diode is reverse bias. But take note, i-apply natin dito. Assuming ito na yun, negative to positive, and then this is 10 volts. At this point, meron ng charge yung capacitor. And then mare-retain ang polarity. So yung polarity kanina, nung nag-solve tayo, is negative to positive. And mare-retain yung value niya na 9.3 volts.
This diode is open. So yung masusukat ng Vout natin, manggagaling sa loop na to or sa KBL na to. Pag nag-KBL tayo, we have positive 10 plus 9.3 minus V out equals 0. Pag nag-solve tayo ng V out, this is equivalent to 19.3 volts. So, ipa-plot natin yung positive 19.3 under this positive half cycle dito sa ilalim na to. So, mag-approximate tayo. This is negative 5, 10, 15, 20. So, yung 19.3 banda rito. Positive 19.3 yan. Then, ipa-plot na natin yung new swing. Ang new swing natin is manggagaling dun sa capacitor voltage, which is 9.3. Absolute of 9.3. And sa pagkakapwesto nung dalawang peak natin, itong negative 9.7 and 19.3, papatak yung gitna niyan dito sa positive side. So doon natin ipa-plot, okay, yung ating new swing or new center of the swing. 9.3, nasan yung positive 9.3? If this is 5, this is 10, nandito ang 9.3 volts. Ito. Yan. At this point, nagigets nyo na ba yung nagiging flow ng solution? So, dyan tayo ngayon mag-drawing. From this point, pupuntahan natin yung negative peak. Then, babalik tayo sa center of the swing. And then, from this point, pupuntahan natin yung positive swing or positive peak ng swing. And then, babalik tayo rito sa center of the swing. So, ito na yung output waveform natin for this circuit. Inspect naman natin yung total swing. This is the total swing of the input. Again, ipa-plus lang natin yung magnitude ng peak to peak. So this is 10 plus 10 equals 20. Therefore, 20 volts peak to peak yung total swing ng input. Ngayon, i-check naman natin sa output. This is the total swing. Yan, from this peak up to this peak. And i-add lang natin yung mga magnitude. I-disregard yung sign. So we have 19.3 and 0.7. Pag inad natin yan, 20 volts peak to peak pa rin. So meaning kapag nagparehas yung total swing ng input and output, meaning pwede nating sabihin tama yung na-produce nating output. Okay? And isa pa na pwede nyong ma-observe, gaya ng nabanggit sa previous slide, kung saan nakaturo yung diode, doon papunta yung movement ng ating waveform. Okay? So kung makikita nyo from zero center of the swing, then kung i-check nyo yung output, paangat yung direction niya. From 0 to 9.3 yung center of the swing. Okay? So yan naman yung example natin. Para sa circuit na to, yan ang answer natin. I hope na intindihan ninyo. Lagyan naman natin ng battery yung ating diode clamper. In this case, aiding battery. Ibig sabihin, mag-a-add yung battery and yung 0.7 ng diode natin. Okay. So, ganun ulit, ano? I-drawing natin yung vertical lines para maging guide natin to draw the input signal. This is the positive half cycle.
and this is the negative half cycle of the input. Next, inspect ulit natin kung saan magpo-forward bias yung diode ng circuit natin. So with this orientation of diode, dito pa lang sa positive half cycle, diode is forward bias. So we will start our analysis during positive half cycle of the input. This diode is forward bias, therefore yung circuit natin magiging ganito. This is plus to minus 10 volts. This is the capacitor. So ang polarity niyan, kung ito positive, this is positive to negative, VC. Next, yung diode natin, forward bias. So this is now battery with value 0.7 in series with DC source with this value, 3 volts. So this is 3 volts. This is in parallel with Vout. So pwede namang ipakita pa rin nandito ang resistor pero parallel yan tatlo. So Vout is parallel with this voltage. Ito. So this voltage is equivalent to 3.7 since aiding yung effect niya or mag-a-add. With this analysis din, magki-KVL tayo rito to solve for the capacitor voltage. So we will start with positive 10 input. So positive 10, dadaan sa capacitor, minus VC, dadaan sa battery, 0.7 and 3 volts. So with the polarity, this is minus 3.7 equals 0. Solving for VC, this is 6.3 volts. So ito ngayon yung capacitor voltage. Yan yung na-charge niya. Isosolve din natin dito ang Vout. Vout is in parallel with 3.7. So Vout is simply positive 3.7 volts. So alam nyo na ang gagawin dyan. Itong 3.7 na to, mamarkahan natin yan dito sa output waveform or output part ng ating waveform. So let's say this is 5.10. Limbawa, 5.10 ang scale natin. Yung 3.7 banda rito yan. Lalagyan natin ng marking dahil yan yung isa sa magiging peak ng output waveform natin. So next analysis. Dito naman tayo sa negative half cycle. So during negative half cycle of the input, this diode is reverse bias. So magiging open lang to. And assuming ito na yung input natin, negative to positive 10 volts, yung capacitor natin mare-retain ang polarity. So ito, plus to minus. Mare-retain din yung value niya. Titingnan nyo lang yung previous solution natin, ha? So this is 6.3. Therefore, yung Vout natin, dito kukuha ng value yan, dito sa loop na to. Since open na yung diode, kaya dyan yung loop natin. Kaya pag nag-KVL tayo, we will start with the input, negative 10, dadaan ng capacitor, minus 6.3, then dadaan sa output. With the polarity of the output, sa KVL natin, minus VO equals 0. Solving for VO, this is negative 16.3 volts.
Ipa-plot natin ngayon yan dito sa output graph natin. So under this negative, saan banda ang negative 16? Assuming this is negative 5, negative 10, negative 15, negative 20. So ang negative 16 banda rito. Lagyan ko lang ha, negative 5, negative 10, negative 15 volts, negative 20 volts. So yung 16, dito banda yan. Yan. Okay. So, under siya ng negative half cycle. Lagyan ko lang dito, negative 16.3. Next na ipa-plot natin yung new center of the swing, which is magbabase yan sa VC, sa absolute ng VC. So, 6.3. And obviously ulit, maipa-plot natin yung new center of the swing sa gitna ng dalawang peak na yan, which is papatak na sa negative value. So therefore, if absolute BC equals 6.3, ito yung center of the swing. San banda ang 6.3, magiging negative nga lang ito. If this is negative 6.3, nagbuhi tayo ng horizontal line. And ipoplot natin dyan. So, ito ngayon ang itsura ng ating output waveform. I-assume na lang natin na ideal yung drawing. Dapat kasi symmetrical yan, peak to peak. Okay, so yan, na-drawing na natin yung output. Inspect naman natin yung total swing. So hindi nalagyan ng positive 10. Diba? This is positive 10. And this is negative 10. So to inspect the total swing, i-add lang natin yung magnitude 10 and 10, 20 volts peak to peak. Sa output naman, ito yung total swing. 3.7 and 16.3 magnitude lang. 3.7 plus 16.3 is 20 volts peak to peak. So again, with this analysis, yung peak to peak natin sa output, pareha sa peak to peak sa input. So we can say that tama yung na-generate nating output signal. And again, ito yung kanina pa natin binabanggit kung saan nakaturo yung diode. Doon papunta ang movement. So yung diode, nakaturo pababa, kaya yung clamping natin, yung movement ng signal from zero voltage level, pababa yung movement niya. Another example, halos kaparehas lang kanina, pero ang nag-adjust lang, this is with opposing battery. So, nagbaliktad yung polarity ng battery. Okay, so i-plot ulit natin yung input signal. Mag-drawing muna tayo ng two vertical lines. This is the positive input and this is the positive half cycle or negative half cycle of the input. So ayan ang ating input signal. Then inspect ulit natin kung saan magpo-forward bias yung diode. With this orientation of the diode, dito pa lang sa positive half cycle of the input, diode is forward bias. So diyan magsisimula yung analysis. With this input, our diode is forward bias. Therefore,
I-rewrite ko lang yung magiging equivalent circuit. This is the plus to minus 10 volts. Ito yung input natin. This is the capacitor. Since positive to, positive din tong terminal ng capacitor na to. And ito yung negative. Then, VC dahil magcha-charge siya ng voltage. Yung diode forward bias, 0.7 yan, nakasiris sa opposing battery, which is 3 volts. Yung output natin, ito, V out. So kahit hindi nyo na ilagay yung resistor dito sa analysis, same result naman. So meaning, pwede na tayong mag-solve ng charge ng capacitor. So mag-KVL tayo, start tayo sa input, positive 10, dadaan ng capacitor with the polarity shown minus BC. Dadaan ng 0.7, minus 0.7. Dadaan ng 3 volts with respect to the polarity, plus 3 volts. Then equal to 0. Solving for VC, this is 12.3 volts positive. So yun ang makukuha nating VC dito sa analysis natin. Next, solving for V out, kung makikita nyo, V out is parallel with this branch, yung battery. So isang positive 0.7, this is positive 0.7, ha? Positive with respect to V out and negative 3 with respect to the orientation of V out. Pag kinumbay natin yan, isang positive 0.7, isang negative 3, so we have negative 2.3 volts. Yan ang ipoplot natin dito. Under ng positive half cycle of the input, ang katapat niyan, negative 2.3. So let's say this is negative 5, negative 10, negative 15, and negative 20. So yung negative 2.3, banda rito yan. Negative 2.3 volts. So next analysis natin during negative half cycle, this diode is reverse bias. Therefore, ito, dito na ako mag-analyze, naka-open yan. And yung input natin, magiging negative to positive 10 volts. Then, yung capacitor natin, mare-retain ang polarity based from previous analysis. So, this is plus to minus. Mare-retain din yung charge na voltage, which is 12.3. Yung B out, masusukat natin, kukuha siya ng voltage dito sa loop na to. So, ito na rin yung magiging KVL natin. So, ang KVL dyan, magsimula tayo sa input, negative 10, dadaan ng 12.3, minus 12.3 yung polarity. Then dadaan ng V out, minus V out with respect to the polarity, equals 0. Okay? So, this is now V out equals negative 22.3. So ito yung V out, negative 22.3 volts. So dito banda yun, lagpas ng negative 20. So nandito ang negative 22.3. Then ilagay naman natin yung new voltage swing. So yung absolute VC, which is 12.3, yan yung new center of the swing. And obviously, pag pinilat natin yan, nasa negative side. So yung 12.3, nandito banda yan,
negative 12.3, yan yung new center of the swing. Okay ba? Diyan natin sisimulan yung pag-generate ng output waveform. Pupunta sa peak, sa isang peak, sa upper peak. Then dadaan dito, pupunta uli sa other peak. Then babalik doon sa line na yon. So ito na ngayon yung output waveform natin. Mag-inspect tayo ng total swing. So dito sa input, again, this is positive 10 and this is negative 10. Pag in-inspect natin yung total swing at magkaiba kasi yan, ano? Positive 10, negative 10, ang kinukuha na lang dyan, i-add natin yung magnitude. So 20 volts peak to peak pa rin to. Pero dito, nagkaroon tayo ng panibagong i-analyze. What if parehas na negative yung peak to peak? Ang gagawin natin dyan, yung magnitude, i-minus na natin. Okay, naintindihan ba yun? Kasi yung peak to peak niya, parehas silang negative, ang susukatin mo kasi dyan yung ito, yung peak nito, tsaka peak nito. Okay? So, kung titingnan natin yung pagitan ng 2.3 tsaka 12.3, obviously, yung magnitude nitong upper portion of the output waveform is 10 volts. Nabivisualize ba? Kung titingnan nyo naman yung magnitude from 12.3, ito yon, to negative 22.3, ang magnitude niyan, 10 volts din. Kaya pag tinignan mo in that way, 20 volts peak to peak yan. Or, kapag parehas ang sign ng peak to peak ng output waveform, kukunin na lang natin yung magnitude na 22.3 tsaka 2.3. Imo minus lang natin. 22.3 minus 2.3. So yan na yung magiging peak to peak. So parehas pa rin. I hope na gets nyo yung scenario natin with regards to the sample problem. Then para naman sa diode is reverse bias with a positive half cycle of the input with opposing and aiding battery. Ito yung magiging result. Ang ginamit lang dito, okay, square wave na input, alternating square wave. Then ito yung magiging result for this battery. Okay, battery is opposing with the diode orientation. Ito yung magiging output. By the way, kung ang gagamitin nating input voltage is 10 volts, this is positive 10, this is negative 10, ang total swing niyan, 20 volts peak to peak. Okay? So meaning, itong output na to equivalent to 20 volts peak to peak. Now, if the battery is aiding, it has aiding effect, mag-a-add sila nung 0.7 ng silicon. Ito naman yung magiging output. Okay? So again, itong peak to peak niya, hindi yan 2 volts, no? This is 20 volts peak to peak. So yan, for your practice na yung circuit na yan. Okay, no? So bago matapos yung video lecture natin na to, ni-invite ko kayo na mag-purchase kayo ng aming LX Green Book. Ito yung outline ng aming LX Green Book. Inline siya with the TOS, Table of Specification for the Electronics Engineering Board Exam. So yan yung mga topic. Then available siya sa Shopee. Visit nyo lang ang shopee.ph
slash CRT covalent. Meron din kaming ECT Blue Book, Electronics Technician Reviewer. Ito naman yung mga outline niya. Available din yan sa shopee.ph/CRT covalent. Once again, thank you for watching this video lecture. Kung sa tingin nyo nakatulong to, may natutunan kayo, please subscribe, like, share this video lecture. And pwede na rin kayong mag-leave ng comment. Baka may mga gusto kayong gustong ma-discuss or magawan ko ng video tutorial. So comment lang kayo dyan sa baba. Okay? So God bless to all.